Good morning. So this is me. This is my first video for my YouTube channel, and medyo high pitch because happiness inspires productivity according to Shaw Acor. So kailangan in order for us to be productive, kailangan happy tayo. Kasi pag masaya tayo, everything goes on. So everything will follow. Okay? So good morning, good afternoon, good day. So before we proceed to our video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, so yesterday I made a plant container decoration. I had my video, but it was not hindi siya nag-materialize because mayroong error. Technical problem. Okay, so these are my plant containers. So I cannot say that. Very similar to the other. So siya yung container ng aking cactus and succulent. So this one, for silingkong, dalawa, tatlo. Pero nilagyan ko ng deco. This one, hulaan nyo kung ano to. Ito ay lata ng reno. This one, lata ng maling. This one, for the milk. And this one, for evaporated milk. Ito naman, para sa fruit salad. So, evaporated milk. So, ginawa ko sila ng intervention. Kung paano sila mas mabubloom ang ganda nila. So, buhay na silang lahat. So, siguro around 3 or 5 months na sila na sa akin. So, mahilig lang akong mag-rehome, mag-repot, kung may makikita akong bago. Okay, so, welcome to today's tutorial. So, for today's plant container decoration 101 materials, we're going to use mga scraps, mga recycled materials. So this one, ito mga galing sa anik-anik, galing sa headband. Gagamit tayo ng colored stones or colored marbles. Mga tira-tirang tela. Ito, hindi ko alam kung anong tawag. Tool yata ang tawag dito. Tool. This one, mga ribbons. Yung mga ginamit sa mga old souvenirs. So, ito. Ay! Yan, flex ko lang yung almusal ko. Hindi yung kasali. Pero yun ang breakfast. Okay. So, we're going to start with our okay, so kailangan with our plant decoration. So kailangan natin ang glue stick and glue gun. So syempre kailangan natin extension. So especially now na we're making it outside ng bahay. Kasi syempre mas maaliwalas dito, mas mahangin. Okay. So before we start, let me tell you that in a situation like this, it is normal to feel sad, worry, confused, scared, or angry. But we should learn how to reinvent ourselves, try to be productive, and we have to keep learning and stay positive in times of uncertainty. So, alam ko, medyo sad kayo, hindi kayo makalabas ng bahay, pero you should try to be resourceful and productive. So if you want to be more productive, you need to become a master of your minutes. Sabi nga ni Crystal Payne. So, huwag masyadong mag-worry, huwag masyadong ma-stress, kasi sabi nga ni Clement Stone, thinking will not overcome fear, but action will. So yun na nga ang gagawin natin ngayon. We should put into action yung mga creative yung creative minds or imaginations that we have. So yesterday, yung mga can nga ang ginamit natin. But today, ang gagamitin natin ito, mga lilagyan ng noodles, cup noodles.
Okay, so bacularis ang mga nakatanim dito. Inalis ko na lang yung label, syempre. Para makita, laki ni pansit canton. Okay, so mga bacularis ang mga nakatanim dito. So this one, I grafted this one. When we say grafted, you're going to put another species of cacti sa isang species ng cacti rin. So, magkaiba sila. Ito at ito, actually buhay na siya. Ayan na. Hindi na siya nade-detach. Nag-ugat na siya dito. So, this is what we called grafted cacti. So, meron lamang tayong samples. Bale, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. At saka ito. So, ito ay cement towel pot na ginawa namin. So, syempre, lagyan din natin ng konti pang decorations. Ito ay black prints, succulent. Okay. So, we'll be starting dito na lang muna siguro. Okay. So, since ito naman ay cement towel pot, so siguro magkakaroon siya ng kaunting accent kung lalagyan natin siya ng ribbon. Let's put ribbon muna dito. Okay, pwede ba yellow or orange? You try to be more creative na lang. Ako kasi creative ako in my own way. Okay, so let's put ribbon on it. Nasaan ba ang... Okay, so kung ito yung ating front, dito natin lalagay ang ribbon. Ayan. Maganda naman ano, orange and... And orange and yellow. So, ano, kailangan contrasting siguro yung color na ilalagay natin. Para kita. Siguro, orange, so siguro ano, green or white na stone. Okay? Lagyan muna natin ito. Ito na kaya. Okay? This one. Pwede na to? Okay, dalawang partner. Okay, ganito talaga kapag ang location natin ay sa labas, outdoor. Naririnig natin yung mga music ng kapitbahay. Naririnig natin yung mga tahulan. Tahulan ng mga kaso. Actually, amin yun eh. Yung sa isa, yung nakikitugon ng kapitbahay. Okay. Yan. Okay ba ito? Yan. Okay. Let's put another one here. Okay, pwedeng colored stone, pwedeng marbles. Okay. Yan. So gagawin lang natin ito paiko. Wait lang. Ayun. So, kayo ang bahala kung anong design ang gagawin nyo. Kasi kung ano yung mas maganda sa mata nyo. Yun na lang. Okay. Let's try to make another one. Here and another one. Okay, so dun sa mga bata na gustong mag-try nito, kailangan under the supervision of your parents kasi gagamit kayo ng ano, electricity dito. Okay, so this one ay may laglag. Sorry. Let's
put another one. Okay. Okay, so let's put it here. First brush. First output. Okay, dito naman mag-start tayo with the ribbon. Okay, so let's put ribbon on it. Ribbon. Yan. Okay, so try to mix and match na lang yung mga colors. So since ito ay light blue, you can put another lining, dark blue naman. Ayan. Okay. This one. So, ipapantayin nyo na lang. Kayo nang bahalang tumiskarte. Paano? Yan. Okay. Yan, bumaba. Yan, 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 yan. Here. Okay, meron na siyang lining. And then, dito sa lining, lagyan natin ng accent. So, lagyan natin ng flowers. Nasaan ba ang gitna nito? Ito. So, ito yung gawin natin gitna. Yan. So, may flower na siya. Lagyan natin ng stone, colored stone. Yung hindi masyado matatakutan. Stone. Ay, hindi pwede, no? Tatakloban yung flower. Pero pwede naman. Sige, wag na lang natin lang. Sa side na lang. So, dahil ang ating ribbon ay blue, we're going to put white. Okay, so we'll put it here. Ay, natuyo agad yun. Let's put it here. And the other one doon sa kabila. Ayan. So, in order for us to put another accent to this, pwede nating lagyan ng ribbon. Sige, mamaya na lang yung ribbon. Additional, ano na lang, flower. Ayan. So, kami naman, I'm not saying na we're not busy. Kasi we're doing a lesson exemplar. Just in case mag-materialize yung online kapag hindi pa okay ang pandemic, COVID-19 pandemic. So, marami din tayong ginagawa. Pero isingit natin to. Okay ba to? Okay. So, this is our second product. Okay. One. Two. Let's set aside this. And then, we're going to use this tool. Tool ang tawag dito. Yan. So, siguro dito muna kaya. Ayan. Ito yung front. Lagyan rin ng tool bago natin lagyan ng ribbon. Actually, yesterday, meron ako mga ribbon na color red. At syempre, naubos na dun sa ating ginawa kahapon. So,
ko nililimit ang creativity ninyo. Depende sa gusto o panlasa ng mata nyo. Yun ang gagawin nyo. Katulad ko, kung ano sa tingin kong maganda para sa akin, eh di yun. Okay, after this, let's put ribbon on it. Yan. Actually, hindi na abot sa likod, pero pwede naman. Yan. Yes! Okay. Okay. Ayan. Ayan. Dapat adjusted siya pataas. Ah, sige. Siguro pwede na din. Ayan. Para design. Okay. Let's put anong tawag dito? Para meron siyang line. Ah, sige, wag na lang kaya. Diretso na tayo sa diretso na tayo sa colored marbles. And ribbon. Lagyan muna natin ng ribbon. Ano? So, para mag-contrasting yung color pipili. Okay. Ribbon muna. Okay. Okay. Tumatanggap din po ako ng suggestions. Kung meron kayong mga suggestions na gusto nyong bigyan ko ng pansin, gawa ng tutorial, pwedeng-pwede po. Mag-comment lang kayo at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. So, nilagyan muna natin ang ribbon. Then, lagyan natin ng ito. Yan. So, ito ay dove from souvenir. Okay. Lagyan muna natin. Effective ba? Maganda bang tingnan? Itong ating dove. Okay. So, dito natin ilagay para magtatabi sila. Ayan. Okay ba? Maluwag kasi bumigat. Ayan. So, then, lagyan natin ng dalawang colored marble. Medyo. Ayan. And the other one. Ayan. So, kayo nang bahala kung anong color ang gusto nyong ilagay. Ayan. Okay. So, para hindi malaglag po, lagyan natin, okay ba? Lagyan natin ng konting, ano, konting glue stick here. Okay, lagyan muna natin. Okay. Oh, para hindi, dapat mabilis tayong kumilos. Para hindi agad matuyo. Okay, so next, ang gagawin na natin, papakita na natin ang ating mga finish product. Finish product. Okay, dagdagan muna natin. Kailangan maging sturdy. Ayan, dapat matibay. Kasi nakalagay sila outdoor. Sila dito sila sa mini garden. So, kailangan matibay kasi nasa loob sila. Nasa labas sila. Okay. Take a moment. Okay. Ay. Tumalaglag siya. Actually. Okay.
So let's try. Baka depende rin sa container. Try natin ilipat dito sa isang container. Okay. So siguro bumagay siya dito. Dito natin siya i-try. Okay, i-try na lang natin ng mas mabilis. Okay. Mas bagay siya dito. Yan. Lagyan natin dito ng glue stick. Then glue stick here. Ayan. So mas bumagay siya dito. Okay. So ngayon ipe-present na natin. Ista-try natin isama dun sa mga iba nating finished product kahapon para tingnan natin kung maging ka-level sila. Okay. Pwede na ba siyang itabi dito? Okay. Let's move. Ayan. Ayan. How about this one? Try natin itabi. Wow. So, that ends our tutorial. So, as I was saying, thinking will not overcome fear, but action will. So, happiness inspires productivity. Stay happy and God bless.